So, yung worker is may karapatan na mag-apply ulit ng ano, extension permit. Hi guys! Welcome po sa aking channel. In this video, ay i-share ko sa inyo kung ano yung magandang applyan papunta dito sa Taiwan. Para naman, kasi may nagtanong na ano daw yung magandang applyan? Factory worker ba? Or caretaker? So, bago po ang lahat guys, ako po si Annie Lynn, isang OFW dito sa Taiwan at ang trabaho ko po ay isang caretaker. So guys, ang may share ko lang talaga sa inyo yung kunting kaalaman ko about factory at saka caretaker. Para naman at least may idea kayo. So, pag factory worker, guys, babae at lalaki pwede mag-apply. Pag sa caretaker, babae lang talaga. And then, pag factory worker, ang age limit nila is hanggang 30 years old lang. Hindi na sila tumatanggap ng mga ex-Taiwan. So, pag caretaker naman, pag first-timer is 23 hanggang 40. Then, pag ex-abroad ka, 40 hanggang 45 years old. Pero yun nga lang, babae lang ang pwede. Then, pag, ano guys, pag factory is malaki yung ano nila, basic salary nila kumpara sa amin. Kasi pag factory is, ano ata sa kanila ngayon, 22 or 23 ba? Nakalimutan ko. Basta yun. 1,000 UNT dollar. Sa amin kasi, 17,000 UNT dollar. Simula ng pagdating ko, guys, dito hanggang ngayon, hindi talaga siya tumaas. Iwan ko kung bakit. And then, plus, pag factory, yung overtime nila is per hour ata. I'm not sure, pero parang per hour ata, at saka might night differential pa. E kami, yung 40s every month, yun yung overtime namin. Pero guys, yung 40s na yun is per day yung rate. Kung magkano yung rate namin sa ano regular day, yun din yung rate namin sa overtime. So, pag nag-day off kami once a month, so automatic kaltas yun. So, diba, ang liit lang. And then, sa mga deductions naman, ano, ay, ano pala guys, pag factory, hindi libre yung tirahan mo tsaka pagkain mo. While kami is ano, libre bahay at tsaka pagkain, 3 meals a day. Tsaka bonus na yung ano, may snacks. Tapos pag factory is ano, hawak mo yung oras mo, wala kang ibang alalahanin, trabaho lang at tsaka pag-uwi mo, wala na. Pero kami, 24/7, nakakasalamuha yung mga ano, mga dragong amo at saka yung alaga. And then, sa mga deductions naman, ang ano guys, pag factory kasi may tinatawag silang tax. Every month ang kaltas nun. Then, pero refundable yun guys. After ata 12 months, makukuha yun. Pero, hindi na buo. Pero at least naman, diba, yung binayad mo, may kunting natira pa. So, and then yung dorm mo kasi hindi ka nga libre ng bahay, tapos yung pagkain mo kasi hindi libre yung pagkain, tsaka broker's fee, health insurance, personal needs mo. Pero guys, walang wala talaga yan, kasi lalo na pag palaging overtime, tsaka lalo na pag malakas yung ano company na pinagtrabahuan mo or pinag-applyan mo. And then kasi sa aming mga ano caretaker is yung ano namin guys, wala nga kaming tax. At saka yung babayaran lang namin every month broker's fee din at saka health insurance. Yun lang yung sa ano, yung kaibahan ng factory at saka ano caretaker. So, 'di ba, mas ano yung kumabalansin yung mas angat yung factory kasi mas malaki nga silang sahod. And then guys, pag
Ang problema lang kasi sa ano, factory pag wala ng overtime, mahina na yung company na pinagtrabahuan mo. So paano na yung pagkain mo? Syempre, kumakain ka everyday, personal needs mo. Alam mo naman, hindi ka malinggo, di ba? Everyday. Ano mangyari sa iyo? So yon. So kailangan bumili ng personal needs mo. Tsaka may tax ka pa, dorm ka pa. Mababayad ka pa ng broker's fee, tsaka ano pa, health insurance. So, medyo, ano lang talaga, guys, may disadvantage din yung ano sa factory. Tapos, pag sobrang hina na talaga, guys, may tendency talaga na ano, mag-shutdown. Kasi mostly na ano, na-encounter ko, yung ibang nga minsan, isang buwan pa, dalawang buwan pa, na ano na talaga, nag-shutdown yung pinagtrabahoan nilang company. Pero guys, wag mawala ng pag-asa. At saka, pray lang na sana hanggang matapos yung 3 years contract mo, eh, okay pa yung company na pinag-applyan mo or pinagtrabahoan mo. And then guys, kung mag-shutdown man yung company nyo, tapos yung, kasi mostly mga brokers, inaano talaga nila is, yung solution nila is pinapauwi agad. Kasi ayaw na nilang maghanap ng ano, ng malilipatan nyo. Guys, alamin nyo yung karapatan nyo. Kasi, may karapatan din kayo na magpahanap ng ano, magpahanap ng bagong company o bagong employer. Kasi guys, alahanin nyo yung ano, yung gastos. Ang hirap-hirap mag-apply guys, diba? Tsaka hindi lang ano, placement fee yung ano, binabayaran mo, may medical ka pa, pamasahe mo pa sa Manila, pagkain mo pa, di ba? Yun yung alalahan nyo. Kaya wag kang basta-basta sumuko. Then guys, kasi sa aming mga caretaker, pag once na namatay yung alaga namin or magpalit kami ng amo, pag ang isang worker kasi na ano, isang worker na hindi pa or mahigit na isang taon, may ano, transferring period kasi yon, 60 days, dalawang buwan yon. So, after 2 months na hindi pa kami nakahanap ng bagong amo, so yun yung time na pwede na kaming makauwi ng Pinas. Pag yung ano naman, yung worker naman na hindi pa umabot ng isang taon, ganun din, 60 days. Pag hindi pa nakahanap, guys, after 60 days, ang pinakamaganda dun, guys, is may extension. So, yung worker is may karapatan na mag-apply ulit ng ano, extension permit para ma-extend yung paghahanap hanggang 4 months o 120 days na lahat. Bali, 2 months yung i-apply na naman. So, after nun, guys, pag wala pa rin amo, yun yung time na pwede nang makauwi ang isang worker. At guys, walang bayad yun. Parang pareho lang din ata sa factory. So, kailangan talaga guys, pag andito ka, mausisa ka, alamin mo yung ano, rights mo. Kasi, ano, once kasi yung mga broker kasi dito guys, pag alam nilang wala kang kibo, wala kang pake, basta-basta na lang. Kasi wala silang pakialam kung magkano yung nagastos natin. Ang importante sa kanila is kung ano, yung nabayad mo sa kanila, yun yung pinaka ano sa kanila, wala na silang pake. Kaya alamin mo yung karapatan mo. Tsaka guys, ano, kahit naman anong klaseng trabaho, basta marangal ito at wala kang inaapakang kahit sinong tao, basta't gusto mo, kayang-kaya mo talaga yan. Tsaka guys, yung ano, advice ko lang talaga, kung ano yung nasa puso mo, yun yung applyan mo. Kasi kahit anong mangyari, wala kang masisisi, diba? Pero dasal lang talaga. Dasal na, ano, okay lahat. At huwag mawala ng pag-asa. So sana guys, may tulong ako sa inyong idea sa videong ito na ano, at least malaman nyo kung ano yung gusto nyong applyan papunta dito. Yung kumbaga maano nyo, ma-balance nyo kung ay ganun pala, ay ganun pala. So yun lamang, at palagi pong lumaban
laban lang talaga kasi hindi naman talaga madali ang maghanap ng trabaho. Tiis-tiis lang dahil sa bandang huli talaga is makakamtan mo yung inaasam-asam mo na gusto mong makuhang trabaho. Kaya sana see you here kung kung makapunta kayo dito. Sana naman ay pagkatapos nyo nitong makita ay persigido na kayo na na mag-apply papunta dito kasi kayang-kaya nyo yan. Isipin nyo na kaya po nga kayo pa. So maraming salamat and God bless. Bye-bye.